Good morning. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radyo 5, and 1PH. The entire Cebu province will be placed under enhanced community quarantine beginning tomorrow as cases of COVID-19 continue to likewise rise outside Luzon. Cebu Governor Gwendolyn Garcia says entry of international passengers will no longer be allowed starting 12 a.m. on March 27. Outbound travel, however, is still allowed and cargo movement around the province will not be restricted. The province last week recorded its first confirmed COVID-19 case in Mandaue City. Kaugnay niyan, makakasama natin sa linya ng telepono si Cebu Governor Gwen Garcia. Good morning, Gov. Salamat po sa pagpapaunlak ng panayam na to. Gov, una matanong ko ng klaruhin lang natin. What warranted the declaration of an enhanced community quarantine in Cebu? Considering that you still just have one case, kamusta ba yung scenario ngayon sa probinsya? Well, we just got the results as of yesterday. Medyo yung isa na naging positive case, hindi yung taga Mandaue, that's from Cebu City, but now in a hospital in Mandaue, nadagdagan pa yon ng 6 more cases in Cebu City, isa naman sa Mandaue at isa sa Lapu-Lapu City. Okay, sorry ma'am, 6 more cases, confirmed cases? In Cebu City, and one more in Mandaue, at saka another one more in Lapu-Lapu City. So that makes it a total na of 9 cases. A total of 9 cases in the province as a whole, ano? That's right. Ma'am, clarify ko lang din. Kasama din ba doon sa travel ban, paano ho yung mga returning residents ng Cebu? Kasama na rin po. Kasi we have been receiving all of these international passengers coming in, Cebuanos, including also those that really do not, are not from Cebu, kasi Cebu na lang yung, Cebu at Manila na yung open airport. And all of our local government units are already overwhelmed with those returning Filipinos that they need to monitor for the next 14 days. At itatawag natin na PUM. Our barangay health emergency responders are already stretched to the limit. Kailangan sila i-check twice a day. And talagang medyo ano na, it is just getting too much already. So ma'am, ito po ay including all entry points, no, not just air travel, pero posible yung mga galing din sa ibang isla sa Visayas, they're not gonna be allowed entry to Cebu. We closed that na noon pa. We just reiterated na talagang ngayon, complete ano na, closure of all of our airports and seaports to all entries, whether domestic or international. Ma'am, kamusta naman ho yung testing ninyo dyan sa province? Kamusta po yung supply ninyo ng test kits? Patuloy naman, nagkaroon tayo ng additional testing kits through the efforts of Secretary, Presidential Assistant of the Visayas, Secretary Mike Dino. Pero naman tayong additional na mga 20,000 testing kits. Tapos, ma'am, last week I also remember, no, dito rin sa One News, you did mention about an online tracking app that you are developing. Is this something that you've already rolled out? Yes. Sa Android, pwede na ito i-download ito. And we are waiting for, para sa iPhone, sa Apple, na magkaroon ng approval para pwede na rin ma-download. It is called WeTrace. And you can download it. Wala namang, ano, walang information na kukunin sa'yo. The moment you download it, you are assigned a QR code. Then we are able to track kung saan kayo.
Matanong ko lang din, ano, yung supply ho ng essential goods, especially for the residents of Cebu, paano ho natin ma-ensure yun? Nabasa din naman natin, at least from the report, that you are, that's something that you are ensuring, the continuous flow of essential goods. But how exactly are you going to do that, ma'am? We are now encouraging our suppliers kasi medyo nagkakaroon sila ng problema in the arrival of goods coming from Luzon, na sila na may pwede makapag-import directly from other countries in ASEAN, in Southeast Asia, at ipadala na lang directly to our international port para naman magkaroon tayo ng steady supply of canned goods and other essential items. As far as the rice is concerned, pera naman din tayo. Okay. Ma'am, lastly, do you have any timeline for placing Cebu under ECQ? We are looking at probably the next 30 days. We hope everything improves in that interim. So, in the meantime, today, we are meeting with all of our mayors para we can agree on additional restrictions insofar as movement of people are concerned in the province. Alright, maraming salamat po, Governor Gwen Garcia ng Cebu. Thank you, Judge. Sa mga kapatid nating nagbabalak mag-ulam ng gulay, bakit hindi nyo subukang mamili sa itinatayong tindahan ng Department of Agriculture sa Quezon City? Pero magkano nga ba ang presyon dyan? Alamin natin yan sa live report ni Hannibal Talete. Hannibal? Jess, bukas na sa publiko yung kadiwa o tindahan ng mga sariwang gulay dito sa Department of Agriculture Training Center sa Quezon City. Pero bukod sa mga gulay, may mga tinda rin ditong itlog, mga tuyong isda at bigas. Ayon sa DA, mas mura ang mga ibinibentang produkto sa kadiwa kumpara sa mga mabibili sa palengke. Gaya na lang ng mga isda, ang salmon, 100 piso lang ang halaga ng kada kilo. Gayun din sa galunggong, bukod sa mga nakalatag na paninda sa harap ng tanggapan ng Department of Agriculture. Mayroon din silang kadiwa on wheels. 5 sasakyan ang iikot ngayong araw sa mga barangay. Tatagal ng 2 araw ang programa ng kadiwa. Sa kabila nito, mariin pa rin inaabisuhan ang mga mamimili na sumunod sa pinapatupad na social distancing. Just dahil nga sa 2 araw lang ang kadiwa, limitado ang supply ng gulay at iba pang produkto, pero iginiit ng DA na walang nakatakdang limitasyon sa pagbili dito ng mga mamimili dito sa may tanggapan ng Department of Agriculture. Just Hannibal, matanong ko lang, no, saan yung source nitong mga goods na ibinibenta ngayon ng Department of Agriculture? Natanong ko yan, of course, considering that you have an ECQ being implemented throughout Luzon. So at the same time, mga borders ng bawat probinsya, eh, meron ding mga checkpoints or limitations. Ano? In fact, some of the farmers in other provinces, hindi nila mabenta yung ani nila sa ibang area. So question now is, saan ang galing yung source, or at least saan ang source ng DA para dito sa mga goods na binibenta nila? Just nanggagaling itong mga produkto natin sa Northern Luzon, ano, nandiyan sa may Bulacan, sa Nueva Ecija, meron din sa may bahagi ng ngayon ng Manila. Pinapadaan naman sila dito ng ating mga checkpoint, ano, kasi nga meron naman silang pass para nga doon sa mga goods para nga i-deliver dito sa Metro Manila sa mga residente dito. Okay, Hannibal, limited lang ba yan sa Quezon City since nandyan yung DA, limited lang din ba yung mga makakapamili, eh, mga taga Quezon City lang din ba? At the same time, in-encourage din ba nila at least yung mga sellers dun sa mga palengke na at least dyan din nila ibenta yung kanilang goods since limitado rin yung oras dun sa bentahan sa ilang mga palengke? Just hindi ito limitado sa taga Quezon City lamang itong kadiwa market, ano. Bukas ito sa publiko at kung sino man lang pwedeng gusto mamalengke sa mga oras ito ay pwede silang pumunta dito sa Quezon City at mamili. At meron din namang may iikot din naman na kadiwa on wheels na kung saan iikot ito sa iba't ibang syudad. Kung saan may naka-alat doon na mga produkto para doon sa mga residente na yun sa lugar, Jess. Okay.
Hannibal, dahil mas mura yung mga produkto dyan sa Kadiwa, hindi ba niyan matatanggalan ng kabuhayan yung mga tindero-tindera natin sa palengke? Just hindi naman natin siguro, hindi naman ito makaka-apekto doon sa mga tindera natin doon sa palengke, no, sa regular na palengke. Kasi nga, ito ay tatagal lamang ng 2 araw. Pero kung maganda at kung kinakailangan pa nilang, at marami pang gustong bumili, or marami pang kailangan pa, ay maaaring magiging araw-arawin na ito ng DA na maglagay dito ng Kadiwa Market. Pero hindi pa rin ito makaka-apekto doon sa mga tindahan naman or mga palengke naman dito sa Metro Manila, Jess. Alright, maraming salamat Hannibal Taleta reporting to us live from Quezon City. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos, We Are One News.